kasakasakan, nandito po tayo ngayon sa Barangay Buboy. Buboy Pagsanghan, Laguna. Kasama po natin si Sir Chris Kayabyab. Chris Kayabyab. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon din, Sir. Ha, magandang hapon po. Ano po yung katungkulan niyo dito sa Barangay Buboy? Sa ngayon, Sir, kasalukuyan po tayong nanungkulan bilang konsyal. Konsyal po. Ang ating pinangahawakan na komitehan is nasa agriculture po tayo. Agriculture po. Kaya po, kabuhayan, nag-aalaga ng hayop, mga large animal, kalabaw, baka, ganyan. Opo. Nawalan lang tayo ng konting ano sa pagbababoy at nagkaroon tayo ngayon ng pandemya rin sa baboy at ASF. Nagali rin tayo ASF. Ng ASF. Opo. Ayun po. Ay sir, ilan po yung alaga niyong kalabaw dito? Sa kasalukuyan po, ngayon eh, meron kami na dito na tatlo. Tatlo po. Ito po, nasa paiwihan ng tatay. Nasa paiwihan po. Ito naman po, alaga ko, dalawa. Isang inahen at isang bisiro na bagong anak na isang taon, mahigit na okay po. Isang taon at isang buwan na halos. Sir, kailan po iniayan ni kasamang Herman Javier ng Nagkarlan? Yung pong naianak na yon. Apo. Bali, ano po yun? October... Ay, hindi. Naianak siya October 2019. Apo. Isang taon na po higit. Oo. Babae po, lalaki? Babae po, sir. Babae. O kaya, sir, pwede nyo na gawing inahin niya para makunan nyo ng gatas. Kasi po, sir, kami po sa bayan ng Magdalena. Diyan lang po sa kalapit bayan. Galapit, tawid na lang po tayo. Arko. Bumibili po kami ng gatas ng kalabaw sa magandang presyo po. Kasi po, ang samahan po na Magdalena Dairy Cooperative, Magco. Okay, Magco. Magco po kami. Magdalena Dairy Cooperative po ang ano namin. Magco po, nagpa-process po sila ng gatas kami. Ngayon po, kulang na kulang po yung produce na gatas. Kaya po kung kayo po ay magde-dairy at magagatas, pwede po namin kayong bilhan ng gatas. At kung medyo hindi nyo po alam ang pagagatas, pwede po natin pasyalan at para po maturuan namin kayo. Kasi po, mas maganda po yung ang inahin natin na nanganak ng Buffalo din, magatasan po natin kasi sobra-sobra po yung gatas talaga. Minsan po, nagkakaroon ng problema ang bulo, nagtatae kasi sobrang dami po ng gatas pag po Buffalo na. Meron po kasing Buffalo, nakukunan ng 5 litro hanggang 7. Sa isang gatasan po? Sa isang gatasan lang po yan. Ay kung bibilin po sa inyo halimbawa ng 60 o 70 pesos, meron po tayong 350 a day. Sa isang buwan po, di maganda-ganda rin. So sir, kayo ay aking aanuhin na sana ay maggatas kasi sayang po yung Buffalo nyo kung hindi natin gagatasan, sayang po ang gatas. Okay, sir. Salamat po. Salamat sa additional na tip na maaari natin pagkakitaan sa ating... Opo, yun po talaga ang pinakamaganda ngayon kasi po ang taas po nung conception rate, ibig sabihin po yung ang taas po ng bilihan ng gatas kasi po organic po yan eh. Hindi po kayo nagpapakain ng feed, so maganda po ang ipoproduce na gatas niyan kung puro damo lang po. Yun po kasing iba, bumibili sila ng feeds para po dumami yung gatas. Okay, sir. Sir, matanong ko lang, yan pong ating ipipid, ituturukan ng similya na yan. Kailan po yan na similya ni kasamang Herman? Bali, ito sir, yung unang AI niya after nung mga anak nga po, February 2020 ngayon. Apo. Eh, yun nga po, umulit. Ano? Apo. Hindi tumuloy. Buong akala ko, tuloy na. Apo. Naglandi ulit siya, September 9, this year din. 2019. Pangalawang AI na. 2020. Apo. 2020. Inulit namin ni kasamang Sir Herman. Apo. Medyo nag-aalangan ako at medyo nga po hindi ko sigurado kung tuloy. Kaya po inibitahan ko kayo para
masigurado natin, makapa natin kung tuloy ang kanyang pagbubuntis. Ah, sige po, sir. Kung hindi naman po, hindi ating sisimilyan po natin. Sisimilyan ulit ng palibago. Oh, sir, sige po. Ipasok nyo na po dun sa kanyang ipitan at para po umpisa na po natin. Salamat, sir. Okay, sir.
tapos na po kami magsimilya ng kalabaw ni Tatay. Ano po pangalan niyo, Tay? Alberto Pagkatipunan. Ano po? Alberto Pagkatipunan. Alberto Pagkatipunan. Kami po ay nagsimilya ng kalabaw ni Tatay na labi, ilang anak na po yung kalabaw niyo? 13 panganganak na po. At kasama po natin si Coach Chris. Kami po magkakasama kanina. So, oo. Oh. So, Tay, okay po ba naman ang pag-aalaga ng kalabaw? Okay naman po ang kita. Okay naman. So, Coach Chris, okay naman po ba pag-aalaga ng kalabaw natin diyan? Okay na okay, sir. Okay na okay. Sa ating kabuhayan. Okay. So, sana nga tumuloy ulit yung ating AI ngayon. So, Tay, ano po masasabi nyo? Maraming salamat po at ako yung napuntahan ninyo. Ah, oh, walang anuman po yun. Bilang isang kahit po privado, serbisyo pa rin po tayo para sa mga kababayan natin na nangangailangan ng serbisyo kahit tayo privado. So, maraming salamat po sa inyong dalawa. Say hi sa ating mga kasaka. Say hi. Yan, okay. Maraming salamat, sir. Oh, thank you. God bless to all. Okay.